Mga kapuso, anong gagawin ninyo kung ang musikero, mga harana sa inyong bahay, gamit ang harp? Ba? Ganyan po ang ginagawa ng isang harpist sa Cebu na nakilala sa social media. Pero sa likod ng kanyang galing sa pagtugtog, ang kwento ng pagbangon mula sa pandemya. Tunghayan natin ang kanyang kwento sa pagtutok ni Oscar Oida. Musika sa tenga at tila ba hinihelika ng mga anghel sa langit. Ganyan isinilarawan ni Dandy Lekin ang pagtugtog ng street harpist na si Benedicto Costaños ng Cebu. Ang post ni Mang Dandy umani ng milyon-milyong views, 150,000 shares and counting at samot-saring papuri mula sa mga netizen. Nasa garahe ako, tumugtog siya doon sa kapitbahay namin. Re-inviting yung music, hinahanap ko siya, then naisipan kong i-video siya. Sabi ko, ang ganda nito, dapat ito sa mga ganitong talento, matulungan. Bihira na ngayon sa mga Pilipino nag-play ng harp. Ano? Bago raw mangyari ang pandemya, kumikita ng 3,500 pesos kada event si Benedicto. Sumasapat naman daw kahit paano para sa asawa at dalawa nilang anak. Pero nang magsimula ang lockdown, nawala sa tono ang kanyang kabuhayan dahil na-cancel ang mga event nila. Dito na umuno mabilis na naubos ang kanyang ipon. Hirap talaga, sir. Matagal-tagal na kami hindi tutugtog kasi pandemya na, hindi na pwede kami lumabas eh. Ando na sa bahay, ayuda na lang. Ayun na lang yung pinuspos namin. Yung ayuda. Pero di pinanghinaan ng loob si Benedicto. Bit-bit ang kanyang instrumento, naisip niyang magbahay-bahay sa kanilang lugar sa Capitol site sa Cebu para kumita kahit paano. Kahit umulan, dala-dala ko yung harp. Makahanap talaga ako ng makakitaan para pag-uwi ko sa bahay, mayroon ako mabili ng bigas at mga ulam para sa mga anak ko. Di alintana ni Benedicto ang pagod kahit na sa 5 kilo ang bigat ng kanyang alpa. Maging ang mga pagkakataong nabubulyawan siya. Bakit daw agad-aga ako tutugtog? Nakakaulabog daw ako sa karila kasi natulog pa sila. Pero dahil sa post ni Mang Dandy, dumami raw ang mga kliyente ni Benedicto. Pinatutugtog siya sa mga bahay nila kapalit ng kaunting halaga. Para kay Mang Dandy, di matatawaran ang kaligayahang nabibigay ng tango sa pusong musika ni Benedicto, lalo ngayong pandemya. Oscar Oida, nakatutok, 24 Oras.